Good day, mga bossing! Recently, nagpalit kami ng aftermarket na mugs at sa videong ito, sasagutin ko yung mga frequently asked question nyo about sa mugs na kinabit namin. Number one dyan is, magkano yung nagastos namin? Yung mugs na kinabit namin, ang brand is XXR at umabot kami ng, well, yung price niya talaga is 21,000 pesos. All in na yan, kasama dyan yung installation, wheel balancing, at lug nuts. Pero ang binayaran namin is 19,000 lahat-lahat kasi tinrade in namin yung stock rim. Medyo mababa nga lang yung kuha nila sa shop na yun eh. 2,000 pesos lang. Pero okay na rin. At least hindi na ako problema na ibenta yun. Tinrade in ko na. So all in 19,000 yung binayaran namin. Number 2 sa mga frequently asked question sa mugs is yung specs or specifications ng mugs na kinabit namin. Ang size ng kinabit namin na mugs is size 15 at yung lapad is 8.25. Sa gulong naman, lapad ng gulong is 195 at yung kapal ng gulong is 55. At yung ganitong size, subok ko na, walang sayad kay espresso, mapaharap or likod. Kahit na fully loaded sa espresso, wala pong sayad. At number 3 sa mga tinatanong is yung gas consumption. Recently lang, last week, umakyat kami ng Baguio. From Binangonan, Rizal to Baguio, nagstay kami ng 4 days. Pinuntahan namin yung mga tourist destination at yung mga kainan doon. Yung kilometrong tinakbo namin, pabalik sa Binangonan Rizal, kasama na rin, is 690 kilometers. Ni-round off ko na yan para hindi mahirap sa computation. Again, 690 kilometers yung tinakbo namin. At yung liters na nakonsumo is 39 liters. So, kung tatanungin nyo kami, gumastos ba, tumakaw ba sa gasolina? Hindi para sa akin kasi kung kukumpute natin 690 kilometers at ang nakonsumo namin is 39 liters na gasolina, pumapatak na 18 kilometers per liter ang gas consumption ni espresso kahit na mas malapad na mugs at mas mabigat na yung ating gulong ngayon. Fuel efficient pa rin si espresso. So wag na kayong mag-worry kung tatakaw ba sa gasolina. Based on our experience, again, 18 kilometer per liter or 18 kilometers per liter yung gas consumption, fuel efficient pa rin naman si Suzuki Espresso. At next gen is, bumigat ba? Ang sagot ko dito is yes and no. Yes, bumigat siya. Mararamdaman nyo na mabigat yung steering wheel kapag nakapatay yung makina. Don't get me wrong, mga bossing, baka may mga mag-comment. Eh kasi nakapatay pa yung makina eh. Hindi pa nag-engage yung electric power steering ni Espresso. Totoo yun. Pero nung naka-stock rim pa kami, ginamit namin yung stock rim ng 1 year and 4 months. Kahit nakapatay yung makina, madali lang imaneubra, iikot yung steering wheel. Pero ngayon, na mas malapad na yung gulong, syempre mas makapit na yan sa kalsada or sa lupa, mararamdaman nyo talaga na bumigat yung steering wheel. Again, kapag nakapatay yung makina. Pero once you turn on the engine, syempre mag-engage na yung electric power steering ni Espresso, malambot na yung kanyang steering wheel. So hindi nyo na mararamdaman na bumigat. Mararamdaman nyo lang na mabigat kapag ka nakapatay yung makina. And next dyan is safety. Mas safe yung pakiramdam namin nung nagpalit kami ng aftermarket at mas malapad na mugs. Kasi nung nakastock rim pa kami, kapag tinatakel namin yung mga curve, yung mga rotonda at medyo may kaunting speed, mararamdaman mo talaga yung body roll, yung parang tutumba si Espresso. Kasi nga makitid yung body ni Espresso tas mataas yung ground clearance. Again, mararamdaman mo yan sa stock rim, yung body roll at medyo nakakahilo. Kaya
kapag umiikot kami sa mga rotonda, sa mga zigzag, talagang mabagal lang at dahan-dahan lang kami kasi nga nakakahilo, tapos ramdam mo yung body roll. Pero nung nagpalit na kami ng mas malapad na mugs, hindi ko na maramdaman, hindi na namin maramdaman yung body roll. Kung meron man, napaka-konti lang to the point na hindi mo na nga maramdaman yung body roll kasi nga mas malapad yung mugs, mas malapad yung gulong, mas malaki yung kapit niya sa ground or sa lupa. Kaya na-lessen niya talaga yung body roll na mararamdaman kapag ka naka-stock rim pa. At yung may hilo ka, kapag ka umiikot ka sa rotonda, sa mga zigzag, halos hindi na namin maramdaman yon simula nagpalit kami ng mas malapad na mugs. Next dyan is yung comfortability at stability ng aming Suzuki Espresso ngayon. Masasabi kong mas masarap talagang i-drive, mas comfortable talaga kami ngayon sa Kenzie Espresso simula nang nagpalit kami ng mas malapad na mugs. Mas stable siya, especially sa expressway, at ang takbo mo is 100 kph. Ramdam mo talaga mas stable, hindi malikot yung steering wheel. Overall, mas okay talaga siya in terms of handling compare sa stock rim. Next dyan is matagtag ba? Masasabi kong mas okay, mas okay yung suspension niya simula nagpalit kami ng malapad na mugs. Kasi natatandaan ko nung dumaan kami sa C6 or pag dumadaan kami sa hindi aspaltong daan, yung bang concrete or konkreto, nung stock rim pa yung ginagamit namin, nararamdaman ko talaga yung uneven yung daan. Meron siyang tunog na tug, 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 tug. Parang ganun. Pagka tumatakbo kayo sa konkretong daan. Alam ko may video kami nung dumaan kami sa C6 eh. Flashback lang tayo. Nandito nga pala kami sa C6. Medyo maganda ang daan, pero iba talaga pagka asfalto compare sa concrete. Nakikita nyo, pagka concrete yung daan is parang lubak-lubak, nararamdaman nyo pagka gamit itong espresso. Pero kapag ka asfalto is napaka-smooth ng daan, wala kang maramdaman. So siguro nakikita nyo sa camera medyo shaky dahil yan sa dinadaanan natin na konkretong daanan. Ganun nga yung driving experience namin nung naka-stock rim pa kami. At kapag dumadaan kami sa mga concrete or konkretong daanan, mararamdaman mo uneven at matagtag. Next is yung looks, yung itsura ni Espresso nung naka-stock rim pa kami. Whenever I look si Espresso nung naka-stock rim pa kami, yung body niya is very muscular talaga. Pero pag tumingin ka na sa gulong niya, na nandun yung feeling na awkward kasi parang ang payat niya tignan, and sana hindi naman ma-offend yung mga naka-stock rim pa. Ito ay insight lang naman namin at experience namin dito kay Espresso. So, very muscular nga yung kanyang body. Pero pag tumingin ka sa gulong is ang payat. Kumbaga para siyang si Johnny Bravo. Alam niyo, malaki yung upper body pero hindi nagle-leg day. Ang payat ng kanyang mga binte. Parang ganun si Espresso. Based lang naman sa insight namin. Pero nung nagpalit na kami ng mugs, is para siyang nagkalaman. Gumanda yung tindig, naging kompleto, muscular from upper body, muscular din sa lower body niya. Kaya nag-complement yung offset na setup namin dito kay Espresso kasi nga makitid yung kanyang body. So, pag nilagyan mo ng mas malapad na gulong, hindi na siya mukhang payat. So, gumanda yung tindig talaga ni Espresso. Nag-iba talaga yung itsura niya. Sana meron kaming makatabi na Espresso na naka-stock rim pa. And then, i-compare namin itong Espresso namin na naka-mugs na ngayon para makita nyo yung difference na sinasabi ko when it comes to aesthetics, yung sa looks ni Espresso. Talagang gumanda talaga siya at nagustuhan namin yung ganitong setup. Next is, bumagal ba yung speed ni Espresso?
hindi ko talaga masabing bumagal kasi hindi naman kami mabilis magpatakbo. Saktuhan lang yung takbo namin, go with the flow nga eh. Kung ano yung speed ng mga katabi namin, ng mga kasabay namin sa sasakyan, ganun din yung speed namin. At tumatakbo lang naman kami ng 80 to 100 kph kapag nasa expressway. Siguro somehow bumagal based sa mga experience ng iba. Pero sa akin, hindi ko talaga maramdaman kung bumagal or naapektuhan ba yung speed. Para sa akin, ganun pa rin. Ganun pa rin yung takbo ni Espresso. At yung mga hindi ko naman nagustuhan nung nagpalit kami ng mugs na mas malapad is number one dyan, yung putek. Talagang since nakalabas, naka-offset yung gulong sa body, tumatalsik yung putek sa body ni Espresso. Kapag dumadaan kami sa mapuputik na lugar, basang daanan, baha, is expect ko na madumi. Dirty ride talaga yan. Kaya na-resolve na namin to. Meron kaming ginawang konting modification para ma-block yung mga putik na yan. Upload ko na lang sa next vlog para makita nyo rin. Next is isa sa ayaw ko. Actually, dalawa lang naman yung ayaw ko dito sa pagkabit namin ng mas malapad at offset na gulong. Is yung gulong na kinabit namin, nakalabas yung labi. Maganda siya sa itsura, pero yung ganito takaw gasgas to yung mga gutter marks. Kasi nga, kapag dumikit ka sa mga gutter, ang unang tatama dyan is yung mismong labi ng mugs, hindi yung gulong. Good thing, meron kaming in-install na maliit na salamin. Ito, yan. Dyan ko nakikita yung gutter kapag nagpa-park, kapag nagre-reverse ako. Hindi ko masyadong dinidikit sa gutter kasi alam ko nang mangyayari na kapag dumikit kami is, yun na, magagasgasan na yung ating mugs kasi hindi tatama yung gulong yung mugs kagad. Kaya ingat kayo pag ganito yung mugs na kinabit nyo. Meron ding nagtanong na subscriber kung anong ginawa namin sa spare tire na kasama kay Espresso or kung bumili pa ba kami ng isa pang gulong para sa spare tire namin. Hindi kami bumili ng isa pang gulong. Yung spare tire na kasama dito kay Espresso, yun pa rin. Kasi same lang sila ng circumference. Baka nagtataka kayo paano nangyari yun. Mas malaki yung mugs na kinabit. Yung size ng stock rim is size 14 lang yan. Ang kinabit namin is size 15. Bali, bumawi kami sa kapal ng gulong. Yung kapal ng gulong dun sa stock rim is 70. Dito sa pinalit naming gulong, ang kapal is 55. So, yung kapal is medyo mas manipis siya compare sa stock rim para mahabol natin yung original circumference. So, yung spare tire na kasama dito kay Espresso, yun pa rin yung spare tire namin. So, kapag kami ay naflatan, na hindi naman talaga natin may iwasan yan, eventually may experience din natin yan, ang gagamitin namin pamalit is yung stock na spare tire na kasama dito kay Espresso kasi same lang sila ng circumference. Pero after namin mapa-vulcanize o mapaayos yung na-flat na gulong, dapat ibalik natin yun. And then yung spare tire natin, spare tire lang yan, pamalit lang, pang emergency, reserva lang ba kumbaga. Sana nasagot namin yung inyong mga katanungan at kung may tanong pa kayo, mag-leave lang kayo ng comment. Babasahin namin at susubukan naming sagutin kung alam namin. Kung hindi, susubukan kong i-research para sa inyo para makapag-share kami ng mga informative information about sa sasakyan na to. At yun, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to at nakakuha kayo ng kaalaman about sa mugs na kinabit namin. At sa mga nagtatanong about sa kung okay din ba yung size 16, size 17, pasensya na hindi ako makapag-comment dyan kasi hindi ko pa naman na-experience magkabit ng size 16, size 17, kaya ayoko magbigay ng wrong information, baka ma-mislead kayo. Sa size 15 lang na mugs na kinabit namin, again, ang specs ng mugs namin is 15, yung lapad is 8.25,
Yung gulong, ang lapad ng gulong is 195 at ang kapal is 55. And please, wag na po kayo magtanong kung may sayad ba. Wala pong sayad dito kay espresso. Nabubulol na ako. Saktong-sakto po. Kahit may mga sakay kayo, walang sayad. At dito na namin tatapusin ang vlog na to. Maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng vlog namin ni Mrs. And see you on our next vlog. Bye-bye!